Oy, meron daw hong ano, contingency plan si DOTR Secretary Jaime Bautista. For? Kung, kasi isang buong linggo yung strike na okay. sinasabi. Pag-usapan natin. Ay, shifty strike. May contingency plan na raw ho siya. Ano kaya yun? Ang contingency plan niya. Tanker? Hindi, dalawa. Dalawa. Ang contingency plan niya, number one, tatanggalin muna si Guadis. Kasi okay. bakit daw hindi man lang siya nagpa-meeting sa lahat ng mga jeepney operators and drivers. Matagal na nagpa-meeting pare, nung papanahon ni parang President Duterte. Meeting after meeting after puro meeting. Puro meeting na yan. Hindi, pero bago na to eh. Tapos hihingi na naman ng palugit. Na, ilang beses na nga nagpalugit eh. Parang peace talks yan eh. Oh, na, no. ang argument nila, cultural heritage daw yung jeep. Ha? Teka na, blanco na naman ako doon. Ha? Ayoko nga aminin na culture ko yan. Napaka... Pero, talaga malaking hindi, problema sa DOT. Posibleng yung image ng jeep, yung heritage. Problema. In which case, it's intangible. Wait, oh, sige, paano natin i-co-conserve yan, i-preserve yan? Gumawa kayo ng mga ibang representations ng jeepney. Secretary, pero talagang ang unang gagawin ninyo, gawin ninyo yung listahan ng lahat ng mga jeep at saka yung prangkisa nila. Mm-hmm. Sino ba to? Operator ba to? Dalawa, etc. Alam mo kung bakit? One of the things na inano nila tungkol dyan sa modernization, kailangan member ka ng cooperative, member ka ng corporation. Paano mo gagawin ninyo? Immediately. Yun na nga simple. Simplihan mo na. Simplihan mo. Eh, well, sa akin naman, ang tagal na yan, mag-organize ka lang into cooperatives. Oh. Hindi naman para, hindi naman immediately, eh, tanggalin na yung jeep eh. Mm. Ang deadline ho na sinasabi ngayon, eh, to become members of cooperatives. Mm. Yan lahat ng jeep hindi na yan, na or na corporation. Mm. Hindi ho, tinatanggal muna yung jeep sa kalye. Mm. Dapat ipaliwanag sa public yan eh. Mm-hmm. Kailangan ho mag-organize kayo into cooperatives at may deadline kayo dyan. Hindi ibig sabihin nung deadline, mawawala na ang jeep sa kalsada at hindi na... Nire-resist nga yan nung mga jeep. Ngayon? Tinatanong kasi... Ayaw nila co-op? Tinatanong kasi nila... Mahihirapan daw dahil iba-iba sila eh. Yes. Tinatanong nila, ganito yan. Kasi yung mga iba, may-ari, lima lang yung kanilang jeep. Okay. Jeep. Sige, yeah, tapos isasama mo itong mayroong isa, dalawa, etc. Hindi ko kami magkakaintindihan. Ang jeep ni culture ho, essentially... Solo-solo. Solo-solo. Yun ang sinasabi ng mga jeep ni drivers. Bakit mo kailangan mag-cooperative para makautang sa banko? Pwede naman ho kami mangutang na maayos. Kasi mahal yung ano eh, mahal. Yung electric... yung mga ganon. Yun ang ganon. So, i-maintain mo yan sa sasakyan mo on your own. Pwede. Samantala kung may cooperative kayo, nandyan na yung tinatawag nila na concept na economies of scale. Mm-hmm. Yun ho yung punto naman ng gobyerno doon. Ngayon, yung differences nyo nung isang tao, kasi alam, napapangitan ka sa kanya o whatever. Yung culture nyo, ganyan ba yung culture ng jeep? Kailangan na independent ako. Diba? Yeah, tapos, kung may mangyari sa jeep ko, sagot kong mag-isa. Tapos, ang sinasabi nila, yung mga ruta ho, ayusin ninyo kasi... Yan ang number one. Ito, itong mga ruta na ito, sobra na ho kami rito. Dapat dito, ang kailangan lang dito na jeep na modern jeep na sinasabi po ninyo, eh 500 lang. Ang nakalagay ho dito ay 1,000. Eh patay na ho kami. Wala ho kaming kikitain. Hindi na yung mababayaran yung aming loan. O kung sakaling matuloy daw yung transport strike, sabi ni Secretary Bautista, the government will field vehicles para matulungan daw yung mga commuters. Mm-hmm. Meron na raw ha, agreements, for example, with the Coast Guard. May mga sasakyan na government agencies at saka MMDA. Okay? Maglalababasan daw ho ng vehicles. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliyo Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa. Ito ang 882-DWIZ. Noon hanggang ngayon, 73 taon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.